Risa sa hato, may pasabog. Aalis nga ba o hindi ating alamin? Top 14 prediction na makakapasok ngayong 2024 sa All Filipino Conference, ating isa-isahin. Alisa Valdez, may mall kayo sa Taiwan? Mimiyo, isiniwalat. 3 players, pasabog din ng galleries. Seth Domingo, winelcome na ng kanyang mga ka-teammates sa Akari Chargers. Lahat po yun ang pag-uusapan natin for today. Kaya before that, don't forget to like, comment, and subscribe. And pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong gawang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Risato, aalis nga ba sa Cream Line? Ito nga ang isa sa mga rumor noon pa, talagang aalis daw din at pupunta na ng Japan itong si Risato. Ngunit base sa ibang article ay hindi ito aalis sa CCS at mananatili ito. Lalong-lalo pa kailangan siya ng Cream Line dahil nga sa pagkawalan ni Seth Domingo at katambal ni at kasama bilang middle blocker ni Pangs Panaga at bagong teammates nilang si Bea De Leon. Kaya naman syempre happy na naman ang fans nito dahil mananaptili pa rin sa Cream Line ang game changer nila o Lucky Charms ng CCS. Atin naman pag-usapan ang isa sa nakaka-excite na prediction. Ito nga ang top 4 na posibleng makapasok ngayong All Filipino Conference 2024. Ito lamang po ay base lamang po sa aking prediction dito sa Biakla Volleyball TV. At kung meron kayong napupusuan na top 4 ay talagang i-comment na lang yan. At huwag na po natin patagalin pa. For me, ito po ang lalabas na top 4 ngayong conference na ito. Pasok pa rin para sa akin ang Crimson Cool Smashers. Nawala man si Seth Domingo ngunit may pumalit sa kanya at ito ay si Bea De Leon na isa rin sa magaling na middle blocker noon pa sa UAAP. Dahil nga sa hindi pag-alis ni Risa Sato ay talaga may katuwang sila. At andyan pa rin si Pangs Panaga bilang first 6 na alam naman natin kayang-kaya pa rin makipagsabayan. Samahan pa ng isang magaling na libero na si Dindin Lazaro Revilla na talagang katuwang din ni El Deso sakaling hindi mag-renew itong si Kyle Atienza. Sa ngayon nga itahimik pa lamang kung aalis nga ba itong si Tots Carlos bilang import sa Japan ay wala pang dapat ikabahala, ngunit kung sakaling umalis din siya ay malakas pa rin ang CCS dahil nga nandito si Michelle Gumabao na very effective sa opposite. May Gemma Galanza, Pons at Alisa Valdez pa, kaya congrats. Kaya para sa akin, pasok pa rin kayo sa top 4 ngayon sa All Filipino Conference 2024. Pasok din para sa akin ang pinalakas na PLDT sa top 4. Mawala man si Mendres, Michelle Morente, Royce Tubino ay talaga namang grabe naman yung pumalit sa kanila. Dahil ang mga pumalit lang naman ay halos first 6 sa F2 Disbantin na si Kim Fajardo, Maji Baron at itong si KKD at confirmation na lang kay KKD ang kailangan. Kaya naman mas pinalakas na PLDT ang ating makikita next conference. Dahil ang dagdagan ng magaling pang middle blocker at matangkad kasama ni Palumata at Mika Reyes itong si Maji Baron at magaling na setter kasama na di makulangan na si Kim Fajardo at magaling din na opposite spiker na si KKD. Samahan pa ni Savannah Davison na talaga mas pinalakas, kaya good luck sa PLDT next conference. Natiyak na maghahalimaw ang team na ito. Isa pa sa mga team na talagang pasok para sa akin ay ang Signal HD Spikers. Nagka-issue man sa pagitan nga dito kay Genuela, pagkawala itong si Bea General, Angela Nunag at malabaran ay talaga namang may pumalit naman na galing sa F2 at magaling ito. Ito nga ang multi awarded sa UAAP ni si Jovelyn Fernandez at itong si Don Macandile na isa sa pinakamagaling na libero sa Pilipinas. Para sa akin may natanggal man ngunit hindi masyadong gamit o talaga nasa second stinger lamang at ang papalit nga ay malalakas. Especially ang kailangan ng team ng Signal na libero at andito si Don Macandile na talaga namang dive kung dive. Alam naman natin na dati nang malakas ang Signal at nadagdagan pa hindi man makapaglaro si Dakis dahil nga uuwi pa lang ito sa mid part ng taon na ito ay talaga namang malakas pa rin sila kaya tuwala ang kapitana. At hindi lang yan, marami pang rumors ang nagsasabi na talaga namang itong si Juliana De La Cruz ay mapupunta daw sa Signal kung hindi maagaw ng Choco Mocho. Ngunit malakas ang kutob ng iba na sa Signal daw ito mapupunta, na alam naman natin na mas malakas pa kung mapupunta sa kanila itong si Juliana De La Cruz. Kaya naman good luck na lamang sa inyo, Signal HD Spikers, sa next conference. Pasok din sa aking top 4 o listahan ang dalawang team na ito, Cherry Tigo at ang Choco Mocho Flying Titans. Dalawa hindi ko naman ni-ranking dahil halos lahat magagaling at hindi pa natin masabi ang bagong sistema dahil may mga pumalit at nawala ay talaga namang hindi rin magpapahuli ang Cherry Tigo na yung dalawang recruit na veterans at magaling din. Ito ay si Abby Maranyo at Ara Galang na palaging kasali sa top 6 or
first 6 ng F2 dahil dito ay may katulong na si Gaston at Karandang sa middle blocker. At si Aya Lauren naman ay may katuwang na in Mylin pa at ito ay si Araga lang. Dahil dito magaling pa rin ang kanilang setter. Di lang sa setting kundi sa opensa, ito ay sinabor, kaya good luck. Syempre hindi magpapahuli ang talagang nasa finals last season o last conference na Chocomocho Flying Titans, na posible pa rin talagang magkampiyon o makapunta pa rin sa finals dahil ang mga nawala sa kanila ay hindi masyadong babad sa first 6. Ito ay si Dendin Lazaro, Virbilia, Bea De Leon at itong si Caitlin Biray. Ngunit para sa akin at talagang malaking kawalan ni Caitlin dahil nga last conference lang siya hindi binabad at malaking tulong niya talaga sa team na si MFT. Ngunit walang masyadong issue ito dahil nga ganun pa rin ang first 6 ay talagang kaya pa makaabot ng finals dahil papalitan naman ito ng mga rumors na sina Alba, Tobino at nag-iisip pang si Julina de la Cruz, kaya good luck na lamang soon. Kaya para sa akin posibleng magagawan ang top 5 na ito sa top 4. Kahit hindi pasok sa top 5 ko o top 4 ko, special mention pa rin ngayon ang Akari Chargers na lumakas ngayon dahil nga sa pagkuha nila kay Gretchel Soltones at Seth Domingo, talagang mas pinalakas. Alam naman natin lalaban at lalaban ang team nito, kaya good luck. Di rin magpapahuli ang mga new teams na NXZ Chameleons na nakuha si Alexina at itong Farm Fresh Foxes na may consultant din na Japanese coach. Gan pa man nasa kanila pa rin ang kapalaran, anong masasabi nyo sa aking 4 o 5 teams na posibleng prediksyon na makapasok sa semis? Pasok ba rin ba sa inyo si Petrogas Angel? Dahil sa pagbabalik nga ni Myla Pablo, i-comment yun na. Latest rumor din, Galleries Tower High-Riser rumor, talagang may makukuhang 3 magagaling din na players. Reveal the confirmation soon. Shola Alvarez, Franz Roquilio, and Sheila Kesio, posible mapunta daw sa Galleries, kaya good luck. Si Domingo, welcome na sa team ng Akari Chargers. Mga players, ipinost siya at pinagmalaki sa Instagram. Narito po ang ibang mga komento ng players. Alisa Valdez, Mimi Yu at iba pa mga friends nila, nasa Taiwan pa rin. Mimi Yu, nag-joke sa Penom. May-ari kaya ng mall sa Taiwan? After nga ito, ito nga ang video clip mo sa nang tinawag na Penom. Tawang-tawa nga dito is si Penom Alisa Valdez kay Mimi Yu at enjoy na enjoy pa rin sa bakasyon nila sa Taiwan. Syempre wala pa naman PBL. Kaya guys, sa tingin ninyo, sino ang top 4 para sa inyo? I-comment nyo na yan. At syempre huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates. Thank you.